Kilala ko yung motor na yun. Good morning guys. So today pupunta tayo ng RevZone Angeles para magpa-PMS. Ito ang ating second PMS. So quick ride lang din. And later on the video makikita nyo may nakasabay ako na hindi inaasahan. Ito yung isang very rare na bike. And yung tao na nagmamayari nito ay baka kilala nyo rin. So stay tuned. And one more thing guys, kung nagustuhan nyo yung content natin, i-click nyo lang yung like button dyan sa baba and mag-subscribe na rin kayo. Pwede nyo rin i-click yung notification bell dyan para ma-notify kayo once may bago tayong mga uploaded na content. So ito na tayo sa ating video. So today, galing tayo ng Pulilan, Bulacan. Papunta tayo ng Angeles, Pampanga para magpa-PMS. Ang ating second PMS. So actually, sobra na ako 10,200 plus na yung natakbo ng motor. So dapat sa 10K. So ayan, may mga nakasabay tayo. Di ko alam yung mga motor nila pero mukhang Aprilia yon pati itong sumunod. Pero hindi ako sure. Hindi ko sila hindi ko rin sila kayang habulin. Kaya hindi ko na sinabayan. Masyado na akong dikit dun sa mga sasakyan. Kaya hindi ko na pinatulan. Pero ang saya sana nang may kasabay tayo mag-ride. Ito namang grupo na to, may kasama silang patrol . Hindi ko sure kung legit na police na patrol yun. Pero pinapara kasi niya yung mga sasakyan once umu-overtake sila. And mabilis din takbo nila. Hindi ko kayang habulin yun. Masyadong mga sanay na itong mga to. So dito na tayo sa Petron Lakeshore. This is a very popular place na nagmi-meet up yung mga magra-ride sa north. So dito madaming mga motor. So dito makikita natin si Mr. Billy Crawford. Doon pa lang sa intro, di ba? Nakita nyo, siya yung dumaan. So doon pala nakita ko na, Aprila na MV Agusta. Siya lang kasi meron nun, sabi niya doon sa video. Kaya talagang lakas ng kutob ko. And meron naman tayo mga video na natatandaan ko na napanood ko na siya talaga. So ito yung ibang video na sinasabi ko. Pansin na namin, medyo rare itong bike na dinadrive mo. This is one of one sa Pilipinas, nag-iisa. Ang Dragster 800. So Brutale RR MV Agusta. So it's an Italian brand. Ito yung Pirelli version na white and blue. Dalawang version or tatlo yata ang they came out. Pero yung pinaka popular version was the black and yellow Pirelli version ng MV Agusta. Exacto, there's 200 of these made worldwide. So this is number 89. This is the only one sa Philippines. So yon, only one lang siya in the Philippines. And same siya ng helmet and sticker. So ito yung tunog nung Dragster niya guys. Kinuha ko lang din sa video. Nag-fault exhaust. Kaya parating dito ang MV Agusta ngayon. Grabe talaga, napaka tapang ng tunog. So lalo siguro sa personal, di na kinaya nung mic nung nag-record. So yun nga palang video na yun ay from Triumph JT MNL. So visit nyo yung YouTube channel nila. Sila yung official distributor ng HJC helmets. So magkakaroon din tayo niyan guys, konti pa. So sila yung official distributor ng HJC dito sa Philippines. So makabili din tayo ng R511. So dito na tayo, pasok tayo ng Angeles and nasa kanan ko yung Marquee Mall, makita nyo later. And then ito, napaka presko tingnan itong exit nila. Ayan o yung tall, presko tingnan o napaganong building. So nakalimutan ko lang din i-text na paparating na ako doon sa supplier ko ng oil. So ang kakarga natin is Motul 300V and yung oil filter is na-order ko sa Shopee. Ayun, shoutout kay Sir Eugene Lee. So siya yung nag-recommend ng oil filter na yun and as of this moment okay naman siya. And yung coolant reservoir guard natin nasira. So kakapanood ko lang actually ng video nun
this last week. Tapos ayun, nasira din yun sa akin. So, same putol din. So, makikita nyo sa later in the video na kiklaim ko dun sa kay kuya na nagawa nung PMS natin, yung nasira na part. Pinatanggal ko na lang sa kanya yun. And kudos nga pala dun sa mga tao dito sa Rev Zone. Napakababait na mga to. Especially yung si Sir Melvin. So, hindi ako sa kanya nakabili nitong motor kasi wala silang stock nun. Pero nire-replyin pa rin niya ako, natulungan niya ako kumuha nung supplier ng motul. Napakalupit nitong si Sir, napakabait. So yun, shoutout sa'yo Sir Melvin. So as of now, nandito na tayo, papasok tayo ng Angeles. Kasalab na pala tayo ng Angeles. Pero papunta tayo dun sa may crossing na malaki. Di ko alam kung yun yung ano eh, yung bayan eh. Pero hindi yata. Pero ayun, pag dinerecho mo to, meron pa ulit rotonda. And then kaliwa tayo doon. Doon sa left na ano bang tawag doon? Basta yung pa left. So rotonda, then doon tayo sa pa left. Ang gulo, no? Eto lumagpas na naman ako sa Rev Zone. So dito na tayo. Actually dumating na rin yung ano eh, yung sa motor oil ko. Engine oil pala. Then nabayaran ko na rin para maipalagay na sa motor. So, hindi yung lumang technician yung gagawa ngayon ng PMS. Yung itong si kuya na gumagawa sa Mio. Pero mas sanay siya eh. Actually, yung mga ibang parts ng motor ko, pinunasan din niya nilinis. So, dito sa Revzone ng LS, meron silang stock ng 10-700. So, dun sa group namin, parang nag-uusap-usap sila na kukuha ng ganito yung ibang members eh. Pero, I'm not sure. Nakakita ko lang one time. Pero lapit nga nito oh. Mas mahal to kesa sa MT-07 kasi kitang-kita nyo naman yung fork pa lang nga oh, sulit ka na dun. Kung yung MT-07 ganyan yung fork, sold na ako dun. So ang pinakapangit na part na MT-07 is yung fork nya. So this one is the MT-10 and then may stock sila ng N-Max yung 2021. Tama ba? 2021. Yun. So, hindi na kasi ako updated sa mga 150 since pare-pareho naman sila. And ang pinakamatunog lang na 150 class is yung ano, Aerox. So, ayan. Tapos na yung pag-maintain. So, ayan. Ito yung nasira natin part. And then, nag-uwi ako nito. Ang hindi ko sure is kung gaano kadami dapat na engine oil yung ilalagay kay MP07. Since ang alam ko is 3 liters pero ang nagamit lang daw nila is 2.6 liters. So nung kinuha ko yung bottle, may laman pa siya daw. Kaya nagulat talaga ako. So i-ask ko na lang ulit sa group namin and pwede ko na maidagdag yon. And check ko na lang din yung level nung fuel, yung engine oil natin. So ang downside lang ng napapagawa ko dito is medyo matagal. Kasi ang nagpapatagal dito is yung pagpapalamig ng engine ng MT-07. Kasi hindi naman nila pwedeng buksan na kagad yung oil yan kasi baka mapaso sila. And yung mga i-check nila na related dun sa engine, kailangan nilang hawakan and i-torque yung mga tornilyo. So hindi mo nga naman magagawa na maayos yun kung sobrang init ng makina. Pero yung paghihintay ko parang kasintagal lang siya nung pagpapalamig nung makina. Ganong katagal yung pagpapalamig since galing pa ako ng Bulacan and high speed. Ayun talaga. So dito ako, kinawayan ko lang si Sir Melvin. Ayan, kudos sa'yo Sir. Pakabait mo. So shoutout. Shoutout kay Sir Melvin. Kahit di ako sa kanya bumili, mabait pa rin siya. Pero yun, susunod natin na motor. Kung may susunod pa tayo na motor, ayun, saan niya tayo kukuha. Yun pa nga pala, napakadaming T-Max dun sa ano na yun, sa Revzone ng Angeles. Siguro may apat na T-Max dumating nung andun ako na naghihintay. Pinipila lang nila dun. Di ko alam kung bakit. Siguro iiwan nila din for maintenance habang may ginagawa pa. Pero yun, grabe. Ang lalaki, parang mga jet ski. So, yun guys. That's our vlog for today. So, nagpa-PMS tayo and very successful ng ating lakad. Nakatipid pa ako ng labor kasi nagamit ko yung stub dun sa manual. And lagi ko yung tatago yun. So, one tip. So, ayan. Palabas na tayo ng Angeles.
And thank you for watching, guys. One more thing is, please do click that like button and that subscribe button if you like the content. And para ma-notify kayo sa ating mga susunod pa na upload, click nyo lang yung notification bell sa baba. Always keep safe and mag-ingat sa COVID. Mahirap magkasakit. Bye, guys. Thanks.